Magandang morning! Aalis na naman kami today kasi walang pasok si Dada. Super aga pa kaya naman ang baby girl nyo ay inaantok pa. Grabe makahikab oh. At ayan, nakarating na din kami sa pupuntahan namin. Nagmotor na lang din kami para mabilis lang din kami makakauwi. Ito pala kami pumunta sa lola ni Holly. Ayan ang Holly girl, parang wala pa sa ulirat to. Nasaan na naman kaya ako? Char. At aba, wala pa nga kaming isang oras eh may laruan nang nabudol si Holly. Sakto din naman ang pagpunta namin dito ay nagluto si nanay ng sopas. Sarap. Bale, ito pala yung pwesto nila at may tinda silang mga kung ano-anong laruan. Sapatos, mga school supplies, ganun. Tapos may mga damit din, pantalon at saka mga terno. May mga unan din. At kung ano-ano pa. Kung taga Bignay, Valenzuela kayo at napadaan kayo dito, bili na kayo ha. Tapos, naisipan pala namin maglakad nila Dada papunta dun sa dating tinitirahan niya. Bali ngayon, yung bunsong kapatid na lang nila ang nakatira dun. Tinan nyo si Holly kung makanguso oh. Yan, tara lakad tayo. Malapit lang naman to sa tindahan nila. Bali, dito talaga nakatira si Dada noon bago siya tumira sa amin. Dati, linggo-linggo kami napapasyal dito kasi pupunta kami ng Divisoria kasama yung kapatid niya. Yan! First time ni Holly pala makapunta dito. Ayan naman yung pinsan niya, si Kuya King King at tulog pa. Gusto na nga gisingin ni Holly at maglalaro daw sila. Char! Ayan na, maiinis na si Kuya King King. Super kulit kasi ni Holly. At ayan, panalo na si girl. Nagising na nga niya si kuya niya. Nung makauwi kami, meron pala nagsisip-sip ng Pozo Negro dito sa amin. Sumip-sip na ba ang lahat ay este? Nagpasipsip na ba ang lahat? Parang every 3 years nandito sa amin tapos libre lang. Ayan naman ang Holly girl niya, busy-busy sa kanyang teeter at mukha lang ang Sangoku. Tapos dumating na pala ang pinakahihintay naming lahat. Pinakahihintay naming kalat. Char. Yung playpen pala ito ni Holly na nabili ko sa marketplace at pinalalamove lang namin. Swerte naman din dahil yung nakita kong seller nito ay sobrang bait. Sobrang bago pa nga daw ng items dahil isang beses lang nagamit. Dahil pumasok sa expected budget namin yung binyag ni Holly, ayan yung binili namin sa natira. Ayan, i-open na natin. Bali 18 panels pala to at tinignan ko ang original price sa Lazada is 3,999. Tapos nakuha ko lang sa kanya ng 3K o diba? Super mura na. 3.5 pa nga to nung una pero tinawaran ko lang. Sa Lazada kasi yung 3,999 is free shipping na din kaya nagdadalawang isip nga ako kung kukunin ko pa ba. Buti na lang ay mabait si seller at binigay niya sa amin ng 3K. O diba? Super menos na talaga. Kung mabuo na ni Dada yung playpen ni Holly ay nilatag ko naman na tong mga playmat niya at pinunasan na. Medyo bitin nga yung playmat kasi super laki pala nito. Tapos dinisinfect ko na rin pala yung mga panels. Kung naghahanap din kayo ng playpen katulad nito, tignan nyo sa link ko yung 3999. Isa din pala sa nagustuhan ko sa playpen na to is iba yung style ng mga panels niya. Yung style kasi ng panels niya ay iba dun sa mga usually nating nakikitang playpen. Nakita ko kasi sa isang mommy friend ko na inaakyatan na ng baby niya. Kaya naghanap ako ng style na ganito yung pwedeng walang maakyatan pero hindi ako sure. Depende yan kay Holly. At tignan na nga natin ang reaction ni ate niyo girl. Parang ako yung mag-e-enjoy dito ha, char. Tapos, ayan naman na itsura niya pag nakapasok sa loob yung foam namin. Nakakatuwa dahil saktong-sakto din yung foam namin. O diba, super safe na talaga si Holly dyan.